Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League Chapter 1130. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y sadyang naipakita nga ang isang napakaganda at napakabisang conditioning ng isang Hanamichi Sakuragi. Kaya naman dito nga'y Naquapobic Method. Grabe, kaya pala bago ang laro na wala itong si Coach Ansai at itong si Sakuragi. Nawala sila ng 3 oras, ginawa pala ang Aquapobic Method. Nice one, wika ni Ayako. At dito nga'y tama lamang ginawa ni Coach Ansai. Siguro nga'y ito'y nakatadhana o hindi ito chamba at hindi nagkataon. Alam kong ito'y dala ng propesiya. Hindi magagawa ni Sakuragi ika-6 na ulo ng dragon kung wala ang Aquapobic Method. Wika ni Rokawa dito nga'y Ano ang Aquapobic Method na yan ha? Ano ang sinasabi mo, Coach Ansai, na Aquapobic Method? Wika nitong si Coach Lenny dito nga'y muli kong sasabihin sa'yo, Coach Lenny, na itong si Coach Ansai ay masyadong malayo sa dunong niyong dalawa. Sa tingin mo'y mahusay ka na, merong mas mahusay sa'yo. At itong si Coach Ansai ay nasa itaas niyo. Ibang klase ang pamamalakad ng matandang yan, pangako. Wika nga nitong si Rokawa. Kaya naman dito nga'y ang Aquapobic Method na yan ay parang nakita ko na, narinig. Ngunit saan, kailan, kanino? Bakit dito ko palang narinig ang lahat ng to? At tila ba ako'y nalilito? Wika nga nitong si Kishimoto dito ya. Tama ka, Kishimoto. 2 beses na nating nakaharap ang kupunan ng Shoku. Ngunit ang Aquapobic Method na yan ay ngayon pa lamang lumabas. Ngunit saan at bakit? Papaano nagawa ni Coach Ansai na panatilihin itong Sakuraging sariwang sariwa pagkatapos gawin ng 6 na ulo ng dragon? Wika nga nitong si Minami dito ya. Isa lamang kasagutan dyan. Itong si Coach Ansai ay isa sa anatasan. Siya ay may hawak ng libro na kung saan nandito ang makalumang kasanayan ng mga malalarot conditioning. Kaya naman yan yung advantage nila. At yan ang napakalaking asset na kupunan ng Shoku. Meron silang Coach Ansai na matatawag. Wika nga nitong si Coach Kitano. Samantalang dito nga'y naguguluhan akong labis, Coach
Ansay, sabihin mo, ano ang aquaphobic method na yan? Ano ang aquaphobic method na yan? Naguguluhan na ang aking isip at bakit hindi mo pa rin sabihin? Ano yan? Wika, nitong si Coach Lenit dito nga. Sige, sasabihin at sisiwalat ko. Ito'y makalumang kasanayan. Ginawa na ito ng buong manlalaro ko. Ngunit siguro'y nakasulat to sa propesiya. Bakit nga ba ako nag-udyok ng isang boses na gawin ang aquaphobic method kaysa kuragi lamang? Ito'y pagbabad ng tubig sa kanila. Makakapos sila ng hininga doon training na yun. Ngunit pag-apak sa entablado at court na tinatawag, ang hangin sa puso at hangin sa baga, unlimited na yan. Kaya yan ang aquaphobic method. Ngunit hindi mo yan magagawa sapagkat hindi mo alam ang ugnayan ng lumang kasanayan. Wika nitong si Coach Ansay, samantalang dito nga ya. Kahit na ano pa ang aquaphobic method na yan, kupon na ng demons, gawin rin natin ang demons horn technique. Dito nga'y ipapakita natin sa kanila ng lumang kasanayan na sinasabi ng matandang yan ay walang wala para sa ating modernong kasanayan. Wika nitong si Coach Lenny at dito'y humanda kayo, kupon na ng show ko. 5 minuto pang nalalabis sa oras at dikit lamang tayo ng 5. Tukdukan lamang, focus lamang sa ating gagawin. Huwag na huwag tayo magpapabaya. Wika nga nitong si Ayako, kaya naman dito nga'y bigla ngang umatake itong si Gasik. At itong si Gasik ay sadyang persado nga. Ngunit dito nga'y, sa tingin mo ba ha, papalagpasin kita, Gasik? Sa tingin mo ba, makakapuntos ka ng madalian dito? Hindi! Wika nga nitong si Miyagi, kaya naman, option nga dito kay Kasin Bunshin. At itong si Kasin Bunshin ay dali-dali nga ring umatake. Ngunit dito nga'y, sa tingin mo ba, papalagpasin kita? Kung itong si Gasik hindi nakalusot kay Ryota, Pes, hindi ka rin makakalusot kay Hisashi. Wika ni Mitsui. Ngunit dito nga'y, yun ang inakala nyo. Sapagkat ito'y planado, hawak namin ang modernong kasanayan. At dito nga'y cut and open. Wika nitong si Coach Lenny, sabay, isang cut nga talaga ang ginawa nitong si Berlin. At sadyang na open nga siya sa gitna dito'y sa Oragi. Tignan mo itong si Berlin, open na naman siya para sa isang tikada. Bantayan mong maigit, bantayan mong sigurado. Wika nitong si Ayako. Ngunit dito nga'y, hindi naman ako ang siyang naatasan dyan, kundi ang aking kaliwang kamay. Wika ni Sakuragi, sabay stretch nga ito at sadyang, ano? Sobrang haba talaga ng wingspan ni Sakuragi. Kuwang-kuwa pa niya yung bola sa pagkakataon na yun. Nakakainis. Wika nitong si Berlin at dito'y, ang aquaphobic ay siyang gumagana ngayon. Ang koponan ng Shoko High School ay hindi nauubusan ng hangin. Daig pa nila ang mga mekanismo ng pinapagana ng gasolina. Daig pa nila ang labis na kondisyon. Ano kaya ang tunay na gawain ng aquaphobic method at makalumang kasanayan na yan? Wika nitong si Coach Lenny na binabagabag nga ng kanyang curiosity. Ngunit dito nga'y, Miyagi, bumaba ka na. Alam ko ring abundant ka sa hangin. Ito ang pasang bullet pass ng isang Sakuragi. Wika ni Sakuragi, pagka-receive nga ni Ryota Miyagi ng bola,
ay sadyang isang easy layup na nga lang kanyang ginawa at puntos para sa koponan ng ating mga bida. Ano kayang kakalabasan nito? Well, ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.